sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat nila Katrina Elpa, Erica Takeuchi, Florida Tabian, Lourdes Elpa, Bong and Helen Adon and Family, Bobby Castillo, Martinez Family, Carol Coronado, at Attorney Jeffrey Coronado. Natatangin kahilingan para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Jasmine Sebeldia Lim, Amalia Hinyoso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Pontinieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Samantha Julia Birakit, Roseni Correa, Rowena Vergara, Evangeline Lakap, Sarina Harley D., Sinaida Arce, Chairman Violeta Dicena, Jan Eric Rijoso, Rafaelito Francisco, Carl Mangudayaw, Stephanie Chelsea Carion, Sharon Co., Estrella Gomez, Melencia Mande, Chelsea Corsino, Joel Madarang, Enrique Alfaro, Dr. Juanito and Lorna Mercado, Lourdes Texon, at Emmanuel Diaz. Natatanging kahilingan nila Lou Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and Family, John Robin Aguilar, Christina Martinez, at Christian Salazar. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pungbutihing kura paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan.
sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Isabel ng Ungaria. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ng iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan sa pagmamalasakit na pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang kasulatang nakalulon na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may pitong tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon? Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong nananangis sapagkat walang natagpuang karapat-dapat. Kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang manangis, tingnan mo ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David. Ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa pitong tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon. Pagkatapos, may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng apat na nilalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay na nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong bangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulun at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang liping maharlika
at mga saserdote para sa maglingkod sa ating Diyos, at sila'y maghahari sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi, tayo pong lahat. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Ang Panginoon'y purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipo ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon na ay matuwa. Tugon. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Sa Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Tugon. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Sa tagumpay na nata mo, magalak ang mga hinirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hinirang. Tugon. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at natanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo ay muling isinalaysay ni San Lucas ang isa sa mga kumbaga eksena, no, sa buhay ni Kristo kung saan siya po ay labis, no, na nalungkot, na umabot sa punto na siya po ay tumangis o umiyak, no, nang matanaw niya ang Jerusalem, ito'y kanyang tinangisan, at yung pagsasabi na parang punong-puno ng panghihinayang, no, na sabi nga, "Kung alam mo lang kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan." Dahil nung unang panahon, no, no, nitong sa konteksto nito, ay matagal nang naghihintay ang mga Hudyo sa pangakong darating ang Mesiyas. Alam nila yun, eh. Pero nung dumating si Jesus, hindi nila ito tinanggap. Mas nakatuon sila doon sa pagpapaganda ng templo, sa mga panlabas, ng mga rituals, pero yung mismong dumating si Jesus at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nila tinatanggap o pinaniniwalaan na si Jesus ang Mesiyas.
Pero itong Mesiyas na ito, labis-labis ang kanyang kalungkutan. Pero kung titingnan natin at pagninilayan, ang pinakamahalaga po sa Jerusalem ay yung templo. Yun yung pinakasentro, yung templo. Ano ba ang turo din ni Jesus na sino ba ang templo? Diba tayo din? Tayo ang nagiging templo ng Diyos. At pwede natin kunin ito at mapagnilayan na pag tinitingnan ba tayo ni Jesus, yan, ano ba, nandito kayo ngayon, nandito tayo. Pag tinitingnan ka ni Jesus, sa tingin mo ba umiiyak si Jesus? Nalulungkot si Jesus? Sige nga. Tinala natin, no? Ano ba yung ikinalulungkot niya? Kasi maganda yung makita at maintindihan mo, no? Sabi, kung alam mo lang kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ano ba pag sinabing kapayapaan? Yung panatag ka, yung relax ka, yung masaya ka. Diba? Yung kahit may sakit ka, yung maaliwalas ka, maayos ka, magandang kalusugan, wala kang sakit. Tingnan, sa tingin niyo po ba? No, sasabihin din ba at sinasabi sa atin talaga, kung alam mo lang kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Napaka pwedeng sabihin na hindi pera ang makakapagbigay ng kapayapaan. Hindi material na bagay ang makakapagbigay ng kapayapaan sa iyo. Hindi ang kung anumang bagay na pinahahalagahan mo ngayon ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kundi tanging ang pagtanggap lang kay Jesus. Kundi tanging si Jesus lang. Tanging ang Diyos ang makapagdudulot sa atin ng kapayapaan. Sana nga, isa yun sa dinadasal natin, no? Na makita natin, matagpuan natin si Jesus bilang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa atin. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang ipinangakong mamanahin natin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang simbahan naway maging buhay, buhay na sigasig at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang panghusga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Atin nawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit, naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo, maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao, sana'y maibigay ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madamanawa namin ang iyong presensya. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, mga nag-e-exam ngayon ng bar, mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon.
Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang paparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingongaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat at sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosanna, hosanna sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Isabel na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumaon nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatory. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may kapal.
ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng Poong Mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, dapat hainan ng pagsisilbi at na mga ligaya'y dadalisay pagsa kapwa buhay mo.